Ano sa Cotabato. Yes, tuloy po kayo mga kaibigan sa Cotabato City. Ngayon naman po mga kaibigan, sa showcase naman po natin ang Cotabato City kung saan pwede mamasyal dito. From Grand Mosque, Cotabato Cave, the Old City Hall, and the Timakuhin. May mga pasyalan po dito sa Cotabato City. Sa mga hindi nakakala, sa showcase natin, ipapakita natin kung saan ba pwede mamasyal dito sa lungsod ng Cotabato. Kaibigan, those sa mga kaibigan na taga Cotabato City but they choose to live in other city na matagal na nawala. At sa mga kaibigan na hindi pa napunta dito, ganito po yung itsura ng aming PC Hill. O, tinatawag natin Pedro Colina Hill. But before that, kung hindi ka pa nakasubscribe, do not forget to click that subscribe button at saka yung notification bell para malaman mo kung may bago tayong update. So, dito sa Pedro Colina Hill or PC Hill, sa kaniyang paanan, yung doon sa paanan ng bundok, actually bundok ito, kaya nga hilly. Doon sa kaniyang paanan, makikita natin yung different logo or emblem ng mga organization na nandito sa Cotabato City. So, ito guys, is nagpapatunay lamang na dito sa Cotabato City, ang daming organization na nagtutulong-tulungan para pangalagaan ng Cotabato City. So, ang dami ng organization na nag-aalaga dito sa Cotabato City. Ito po yung nakikita natin dito sa paanan ng PC Hill. So, nandito naman po tayo mga kaibigan sa Baywalk, not Baywalk. Hindi po yan mali mga kaibigan. By walk talaga yun. Ang ibig sabihin po sa amin, mga Maguindanao ng by is princess. So, princess walk. So, dito sa bay walk or by walk mga kaibigan, may mga solar lightings. Pwede kang magstay dito hanggang gabi. Maliwanag dito kaibigan paggabi. So, by walk. Siguro, by kasi dahil sa pagmamahal natin sa mga kababaihan o pagmamahal ng ating Diris Congresswoman by Sandra Sema sa mga kababaihan. Because this project was implemented during her time being a congressman of the 1st District of Cotabato City and Maguindanao. So napakahaba po nitong bay walk natin mga kaibigan. Dito lang po ito sa tabi ng ilog ng Tamuntaka. So pwede kang mamingwit, pwede kang mamasyal, pwede kang magdala ng kung ano-ano at kakain dito. Hindi kalayuan doon sa Baywalk, not Baywalk, makikita natin yung Grand Mosque na dinadayo rin mga kaibigan ng ating mga namamasyal na gagawin dito sa Cotabato City. Also known as Sultan Hassan al-Bulkiya Mosque. Sultan Hassan al-Bulkiya kasi galing yung pera na pinagawa nito kay Sultan Hassan al-Bulkiya ng Brunei, Sultan of Brunei. Regalo niya itong masjid na to sa mga mananampalatayang Islam dito sa Central Mindanao. Ito ay isa sa pinakamalaking masjid sinasabi sa buong Pilipinas dito sa Cotabato City yan. Kalayuan guys, makikita na natin yung Timaco Hill. Itong Timaco Hill, mga kaibigan, napakaganda rin pasyalan. Timaco! Ang kwento mga kaibigan, ayon sa kwento ni Ma'am Canor, may kwento dito. Kaya tinawag daw na Timaco itong Timaco Hill kasi may lalaki daw na nawala yung asawa niya na ang pangalan ay si Patima. So tinatawag niya na
Patima! Patima ko! Tima ko! Saan ka na, Tima ko? Patima ko! Kaya naging Tima ko, Hill. So, dito po sa paanan ng Tima ko, Hill, mga kaibigan, dito rin po natin makikita yung ginagawang seaport ng Cotabato City. Doon sa kabila, mga kaibigan, yung nakikita natin dyan, yan yung Grand Mosque na pinuntahan natin kanina, yung doon, yung puti. So dito, mga kaibigan, may mga fish pond nandito sa gilid ng Timaco Hill. So kung mamasyal ka dito, even doon, malapit doon sa Grand Mosque, pwede kang mamili ng murang isda. So dito, magandang mamasyal dito, mga kaibigan. Marami na rin sa mga kababayan natin na namamasyal dito. Tuwing hapon, may mga namimingwit katulad nung doon sa kabila. May mga fish pond dito, pwede kang mamili ng isda, mga sea product. Pwede kang mamili dito. So, pasyal na tayo, mga kaibigan. Dito lang ito sa Cotabato. Sa Barangay Kalanganan, mga kaibigan, itong Timaco Hill. Timaco, Patimaco, saan ka na? And the old city hall. From 1959, since Cotabato City was inaugurated as city, ito na po yung city hall natin bago pa nalipat dito sa bagong city hall doon sa Sinsuat Avenue. So dito, guys, ginamit na itong, guys, ngayon, mga kaibigan, bilang museum ng city. So we have to visit this, guys, also. And the only cave in the heart of the city, the Cotabato Cave. Welcome to Cotabato Cave. Dito, guys, mga kaibigan, sa Cotabato Cave, ito lang, dito lang ito sa paanan ng PCHIM, yung nasa ilalim ng PCHIM. Ito ang Cotabato Cave, nasa gitna ng siyudad ng Cave. Ito, guys, sinasabi dito sa cave na ito, madaming lagus dito. Ang sinasabi pa nga, may lagus dito papunta doon sa may tamuntaka, mayroong tamuntaka chapel na lang doon. Guys, kung pupunta tayo dito, mag-check lang po tayo ng arrangement doon sa city tourism natin. So, magpo-provide sila ng guide para masamahan tayo dito sa Cotabato City at saka mag-bring tayo kung paano nga dapat gawin dito. Makikita natin dito yung mga paniki sa loob. So, you have to wear your hard hat kung papasok kayo dito. So, may team ang pasok dito, guys. Kabataan natin, guys, doon sa labasan nito, may magandang tubig ito, pwedeng maglaba doon. May naglalaba yung kapanahonan, siguro mga basta yung noon pa. So, spring nga yung tawag doon sa labas niya kasi may lumalabas na tubig dito sa cave na ito. So, magandang pasyalan din ito, guys. Namumukod tanging cave sa gitna ng city dito sa Cotabato City. So, we have cave here in the middle of the city and Cotabato City. So, kung magagawi kayo dito, guys, sa Cotabato City, eh pwede niyong pasyalan ito, guys. So, ito, may mga rock formation din kayong makikita. Madami kayong pwedeng ma-enjoy dito sa Cotabato City.